Ang Ninuno. Kung sakaling mapatay ng aswang ang iyong kapatid, anong gagawin mo? Mag-aaral ka ba ng lihim na karunungan upang makaganti? O hahayaan na lang ang sitwasyon? Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Vicente. Taong 1969, Isla ng Panay. Vicente, ano bang ginagawa mo dyan? Pailahilata ka eh, umpisa pa lang ng ensayo. Mukhang pagod ka na. Akala ko ba, gusto mong maging mahusay na manunugis ng aswag? Wika ng matandang antingero na si Mang Delfine. Edad 60. Kausap ang bagong estudyante na si Vicente, 19 na taong gulang. Pilit itong lumapit sa antingero para magpaturo at magsanay. Kilala si Mang Delpin bilang berdugo sa hilaga dahil sa dami ng mga nakasagupa at napuksa na mga namemerwisyong nilalang. Hindi naman po ako nakailata. Iniisip ko nga po mga gagawin ko sa oras na maging ganap akong manunugis. Eh, Mang Delpin, gaano po ba katagal bago niyo ako turuan ng mga orasyon saka pangontra sa mga nilalang? Pagdadaylan ni Vicente sa matanda. May pagkasutilang binata. Madalas ginagawa ang sariling mga kagustuhan. Hindi naman ito pinansin ng matanda at nagpatuloy na sa pag-e-ensayo. Nakikitaan niya ng potensyal si Vicente. Kailangan lang nito ng tamang disiplina. Sa susunod na kita tuturuan, kapag natuto ka ng sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko. Hindi sapat na marunong at magaling ka lang. Kailangan mo rin ng disiplina sa sarili. Kung patuloy mong papairalin ng katigasan ng ulo mo, wala kang mararating sa larangang ito. Siguro, mas maganda kung umuwi ka na lang. Mamili ka! Uwi ka ni Mang Delfine. Natahimik naman si Vicente. Alam niyang siya ang humingi ng pabor sa matanda. Kahit papano ayaw niyang tumigil ito sa pagtuturo sa kanya. Sandaling pinagbasda ni Mang Delfine ang binata. Nang masigurong nakatona sa kanya ang atensyon ni Vicente, tsaka lang nag-utos ang matanda. Eh bueno, ipagigib mo ko ng panligo sa bukal doon sa baba ng bundok. Kailangan mong punuin ang 2 tapayan na nakikita mo sa harapan mo. Hindi ka pwedeng tumigil at magpahinga hanggat hindi ko sinasabi. Ano pang hinihintay mo? Dalian mo! Wala namang nagawa si Vicente kung hindi sumunod. Kung nais talaga niyang matuto sa itinuturo ni Mang Delfine. Opo, ito na po. Ang aga-aga, ang init ng ulo ng matandang to eh. Wika ng binata sa isipan. Bagamat mareklamo, hanggang salita lang naman ito. Sinusunod pa rin niya ang lahat ng pinag-uutos ng guro. Tahimik siyang pinagmasdan ni Mang Delfine. Gustuhing mang ituro ang mga nalalaman dahil kaya naman ito ni Vicente. Pinipigilan niya ang sarili dahil may kailangan pang matutunan ang binata. Delikado sa isang tao na hindi makontrol ang sarili sa labanan. Nawawala ang pagiging kalmado, kakainin ng gigil sa oras na maipit sa sitwasyon. Pinaintindi ito ni Mang Delfine ng mahabang panahon, pero nais ng matanda na kusang maunawaan ni Vicente ang mga pagkukulang at mga kainaan. Naging manunugis lang ang binata dahil nabiktima ng aswang ang kapatid na nasa sinapupunan. Wala itong nagawa nang salakayin sila ng aswang sa mismong tahanan, habang wala ang ama. Imbis na tumulong, nagtago si Vicente sa labis na takot. Nakaligtas naman ang ina, pero wala ng pag-asa ang kapatid. Labis ang dalamhati ng pamilya at sinisisi si Vicente sa kaduwagan. Kaya nang mabalitaan na nasa bayan ang batikang antingero,
Hindi ito pinalampas ni Vicente. Matapos mapuno ang dalawang tapayan. Aba mahusaya. Eh susunod naman, ipagsibak mo ko ng mga panggatog. May paparating na ulan kaya kailangan natin ng toyong panggatog. Kung gusto mong tumagal dito sa taas ng bundok, manguha ka ng kahoy mula sa natumbang puno sa may ilog. Punuin mo ito ng lalagyan. Kapag tapos ka na, sabihan mo ko. Wika ni Mang Delfine. Kagaya kanina, walang nagawa si Vicente kung hindi sumunod sa utos ng matanda. Minsan naiisip na rin ng binata na inuuto lang siya ni Mang Delfine. Pero wala naman talagang balak na turuan siya. Nagpatuloy lang si Vicente. Ayaw niyang masayang ang lahat ng nasimulan. Nang matapos ang pagsisibak ng mga kahoy, saktong tanghaling tapat. Nakaramdam ng gutom si Vicente, pero wala pang pagkain na nakahain ang matanda. Natuwa naman ang binata nang makita si Mang Delpin. May dalang baboy ramo. Kagad siyang lumapit. Ang laki naman po niyan. Lulutuin po ba natin? Ang mabuti ba, ako na po maglilinis niyan. Wika ni Vicente. Natuwa siya nang makita ang karneng dala. Sa labis na gutom. Minabuti niyang matapos kagad ang paglilinis at maisalang. Aba, pagdating sa pagkain, napakabilis mo ata. Bueno, total natapos mo naman ang lahat ng utos ko. Linisin mo na at mag-ihaw ka ng ilang parte. Lagyan mo naman ng sabaw yung iba. Siguraduhin mong mapapakuluan ng maayos ng lumambot ang karne. Bili ng matanda. Naglalaway na si Vicente habang nagluluto sa sobrang gutom. Ang sarap pala ng karne ng baboy ramo, Mang Delpin. Akala ko, kapareho lang ng regular na baboy eh. Mas matapang pala yung lasa. Ipinatapa ko nga din pala yung iba para matagal mapanis. Mang Delpin, sa tingin niyo po ba, makikita ako yung aswang na bumiktima sa kapatid ko? Siya po talaga yung dahilan ko sa pag-aaral ng pagtugis eh. Wika ni Vicente. Nagpatuloy ito sa pagkain. Eh anong malay mo? Baka naroon lang sa baryo niyo ang aswag. Pero bukod sa paghihigante, dapat panatiliin mong kalmadong isipan mo. Huwag mo hayaang madaig ka ng puot at paghihigante. Yan mismo ang magpapahamak sa'yo. Wika ni Mang Delpin sa binata. Napaisip naman si Vicente. May punto ang matanda dahil sa tuwing nauunahan ng galit. Hindi siya makapag-isip ng maayos. Nagiging padalos-dalos. Nang gabing iyon, may narinig si Vicente na kakaibang tunog. Pero alam niyang hindi ito galing sa hayop. Mang Delpin, sa palagay ko delikado po tayo. Narinig niyo po yun? Sigurado po akong aswang yan. Ganyan po yung narinig ko nung may sumalakay sa bahay namin. Wika ni Vicente. Tik-tik ang tawag sa nilalang, Vicente. Nainggit yata sa luto mo eh. Magmadali ka. Pumasok ka na sa loob. Wika ni Mang Delfine. Doon nagtaka si Vicente. Manunugis ito ng aswang ngunit tila ayaw nitong puksain ang nilalang. Eh Mang Delpin, bakit po tayo nagtatago? Patayin na lang po natin para wala nang manggambalang iba. Natatakot din po ba kayo? Tanong ni Vicente. Hindi sa lahat ng oras. Kailangan mong idaan sa dahas sa mga bagay, Vicente. Nasa bundok tayo eh. Ito ang baluarte ng mga nilalang na yan. Normal lang sa kanila na maghanap ng makakain sa gubat. Hindi naman din tayo sigurado kung mapaminsala siya. Hindi lahat ng aswang masama. Kung pati dito ay tatabay mo sila, saan sila makakahanap ng pagkain? Tugon ni Mang Delpin.
Ibig sabihin kung itataboy po natin sila, doon sila sa bayan pupunta. Doon sila mamemerwisyo. Tama po ba? Tanong ni Vicente. Tama ka. Kaya wala tayong karapatan na atakihin sila. Maliban na lang kung may banta sa buhay natin o hindi kaya sa buhay ng ibang tao. Ang mabuti pa magpahinga na tayo. Matulog ka na nang hindi ka lalamya-lamya bukas. Tugon ni Mang Delphine. Nang matapos kagad ng nakatulog ang matanda. Grabe, ang lala. Kakapikit lang, tulog ka agad. E ako, nagpapaantok pa bago makatulog. Wika ni Vicente sa sarili. Hirap siyang makatulog sa kubo. Iniisip ni Vicente kung papaano hindi man lang alintana ng matanda ang mga kagat ng lamok at insekto. Isa pa, natatakot din siya na biglang sumalakay ang mga aswang dahil gawa lang sa pinagtagpi-tagping kahoy ang tahanan. Nagpatuloy lang sa pagsasanay ang binata. Hindi na malaya ni Vicente na 4 na buwan na ang lumipas. Ang dating bagay na nahihirapan siyang gawin, ngayon ay madali niya na lamang natatapos. Sa puntong ito, alam na ni Delphine na handa na si Vicente sa totoong pagsasanay at pagsasalin ng mga karunungan. Naihanda na ng matanda ang pisikal na katawan at lakas para kayanin ni Vicente ang espiritwal na pagsasanay. 2 buwan pa ang lumipas bago tuluyang natapos ni Vicente ang pagsasanay. Natutuwa ako na pagtagumpayan mo ang lahat ng mga pagsubok. Ngayon, matatawag mo na ang sarili mo na tagatugis ng aswag. Naway huwag mong kakalimutan ang lahat ng natutunan mo sa akin. Vicente, gamitin mo lahat ng yan para makatulong sa mga nangangailangan. Wika ni Mang Delphine. Maraming salamat din po sa tiyaga, Mang Delphine. Marami po akong natutunan. Saan niyo po? Gagamitin ko lang sa tama ang lahat ng turo niyo. Pero Mang Delphine, saan na kayo pupunta ngayong tapos na ang pagsasanay ko? Tanong ni Vicente. E di kagaya dati, kung saan ako dalhin ng mga paa ko. Siya nga pala, bago ko pa makalimutan. Eto, tanggapin mo itong punyal bilang regalo. Mahusay ka bata. Sigurado kong malayo ang mararating mo sa panunugis ng mga masasamang elemento. Ay sana lang, huwag kang maligaw ng landas. Tugon ng matanda. Matapos ang kamaya ng dalawa, naglakad na sa magkaibang direksyon pababa ng bundok. Si Mang Delphine papunta sa susunod na bayan, habang si Vicente naman pabalik sa kanilang baryo. Papasok pa lang, kagad na siyang sinalubong ng kababata at mortal na kaaway na si Rodel. Kasama nito ang iba pang mga tropa. Hinarang si Vicente. Aba! Totoo ba itong nakikita ako? Ang alibughang anak, nagbalik na. Akala namin nabagda yung buntot mo dahil sa sumalakay na aswang sa inyo. Anong masamang hangin naman ang tumangay sa'yo pabalik dito, ha? Hindi kailangan ng bayan namin ng duwag. Kahit sariling pamilya, hindi kayang ipagtanggol. Baka mamaya, dumami pa kayong mga duwag dito eh. Wika ni Rodel. Kalat sa buong baryo ang gabing salakayin sila Vicente ng aswang. Kung papaanong nanood lang si Vicente nang inatake ang kanyang ina. Bukod sa pamilya ng binata, walang ibang may alam kung saan ito pumunta at kung bakit nawala ng halos 1 taon. Kung dati magpapadala na siya sa init ng ulo at makikipagsuntukan, ngayon ay ngumiti lang siya. Tahimik na naglakad pauwi ng tahanan. Nako, mukhang napipinaata. Umurong na yata yung dila sa sobrang takot. Huwag kang mag-alala, Vicente. Kung pumalpa ka sa pagtatanggol sa pamilya mo, sisiguraduhin kong hindi ako tutulad sa'yo.
Kaya naming ipagtanggol at bantayan ang baryo natin. Kaya huwag ka nang matakot. Magtanim ka na lang ng kamote sa bakuran nyo. Wika na Rodel. Pinipilit nito na mapiko ng binata at makipagbuno sa kanya. Nabigo si Rodel. Hindi kumagat sa pain si Vicente. Hindi na nilingon pa ang kababata. Nay, Tay, nandito na po ako. Pasensya na po kung natagalan ako, ha. Tapos na po ang pagsasanay. Wika ni Vicente. Nakita niya ang mga magulang. Nakaupo lamang sa labas ng tahanan. Kagad nilang niyakap si Vicente. Hindi katulad ng ibang tao. Hindi sinisisi ng mga magulang ang binata. Ayon sa ama't ina nito, tama lang ang ginawa niya. Dahil kung nagpakabayani si Vicente ng gabing iyon, baka hindi lang buhay ng bunsong kapatid ang nawala sa kanila. Nang alisin ng binata ang damit, natulala ang mga magulang at kapatid nito sa nakita. Bato-bato ang katawan ni Vicente, halatang batak sa pagsasanay, puno din ng mga peklat at marka mula sa mapanganib na pag-eensayo. Ibang-iba na ito sa Vicenteng nakilala nila. Huwag po kayo mag-alala. Sa pagkakataong ito, hindi ko na po kayo bibiguin. Sisiguraduhin ko magbabayad ang mga may atraso sa pamilya natin. Wika ni Vicente. Mula nang dumating sa baryo ang binata, naging usap-usapan ng mga kapitbahay kung ano ba talaga ang nangyari sa kanya. Ang sabi na lang ng ama sa mga kabaryo, namasukan sa Maynila bilang isang serbedor upang mailihim ang totoong pangyayari dahil na din sa kahilingan ng anak. Napag-alaman ni Vicente na mula nang umalis siya, naging mas madalas ang pananalasa ng mga aswang sa lugar. Sinasamantala ng mga aswang ang pagiging mahina ng mga tao doon at pinagpipiestahan ang sinumang machempuan nila sa gupat. Kahit sa labas ng tahanan, sa tuwing sasapit ang dilim. Dahil dito nabuo ang plano ni Vicente, nais niyang subukan ang lahat ng kaalaman. Mag-aabang ito tuwing gabi. Bandang alas 9, malinis na ang baryo. Wala nang ni isang tao ang pakalat-kalat maliban kay Vicente. Marahan siyang naglakad habang pinagmamasdan ang liwanag ng buwan. Malayo pa man, nakita niyang isang aswang na nakaabang sa puno ng mangga. Nagpanggap lang si Vicente na hindi nakita ang nilalang. Nag-aantay ang binata na atakiin siya ng mismong aswang. Nang nasa tapat na siya ng puno kung saan naro ng aswang, inantay ni Vicente na maubusan ng pasensya ang nilalang. Hanggang sa hindi na ito nakapagpigil, sinugod si Vicente. Hawak ng binata ang punyal na ibinigay sa kanya ng kuro. Sa unang pagsugod ng aswang, malalim na sugat na ang gumuhit sa leeg nito at halos humiwalay ang ulo sa katawan. Patay na bumagsak ang nilalang. Habang si Vicente naman, pinagmamasdan ang mga kamao. Kulang pa. Masyadong mahina yung aswang na to. Hindi ko maramdaman ang totoong lakas ko. Wika ni Vicente. Tila hindi natuwa ang binata dahil madali niyang napatay ang aswang. Nakulangan siya. Nagalit. Dahil hindi niya mailabas ang buong potensyal mula sa pagsasanay. Ganun pa man, umuwi na siya ng tahanan. Sa labas ng bahay nakaabang na ang pamilya ng binata na tila nag-aalala. Habang si Vicente naman, tinaas ang kanang kamay. Kumaway sa mga ito kasabay ng pagngiti. Indikasyon na nagawa niyang tugisin ang aswang na matagal nang nanggagambala sa baryo. Kinaumagahan nagkagulo ang mga tao sa sentro ng baryo. Bukod sa natagpuan ng bangkay, may bagong dating sa kanilang baryo. Napakagandang estranghera. Makinis ang balat. Aakalain mong diwata.
kasama ang taga-silbi nitong si Eping. Nagpakilala ang dalaga sa pangalang Emilia. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nangangailangan po kami ng matutuloyang bahay. Handa po kaming magbayad kahit ngayong araw lang po. Uwi ka ni Emilia. Wala pong problema sa pera. Kailangan lang namin ng pansamantalang tahanan. Uwi ka ni Piping. Habang pinagkakaguluhan ang mga bagong dating sa baryo, marahang naglakad si Vicente sa mga nag-uumpukan. Takot ang mga residente. Alam nilang magaling sa pagbabalat kayo ang mga aswang. Maaaring nililin lang sila, saka aatakin sa oras na maging kampante. Kaya kahit nagagandahan sila sa itsura nito, walang naglakas ng loob na tanggapin sila Emilia. 200 para sa isang tao. Sagot niyo ang pagkain. Tahanan lang ang sakin. Uwi ka ni Vicente na ikinagulat ng mga naroon. Maging ang 200 nagulat at kagad namang tumalikod si Vicente. Sandaling lumingon. Inantay na sumunod yung 200. Maraming salamat po. Tinatanggap po namin ang alok mo. Ako pala si Emilia. Ito naman si Piping. Salamat sa pagtulong ha. Kanina kasing madaling araw pa kami naghahanap ng matutuloyan. Uwi ka ng dalaga. Oo nga eh. Pinagtitinginan lang kami ng mga tao. Pero walang nais tumulong. Ano bang problema ng mga tao dito sa baryo nyo? Tanong ni Piping. Vicente o ang pangalan ko. Pagpasensyahan nyo na mga kabaryo ko. Noong mga nakaraang buwan, paulit-ulit na sinalanta ng mga aswang ang mga residente. Kagabi lang napatay ang aswang eh. Kaya hindi nyo masisisi ang mga tao kung pagdududahan nila mga dayong kagaya nyo. Tugon ni Vicente. Pati ba dito may aswag? Ay nako kahit! Natigil ang pagsasalita ni Piping. Ah, Vicente, pagpasensyahan mo na si Piping ah. Eh, hindi talaga mapigilan yung bibig niya ni. Buti kayo, hindi kayo nasalanta. Uwi ka ni Emilia. Hindi na sumagot pa si Vicente. Atay, sila Emilia at Piping. Nakiusap silang makikituloy muna sa atin. Eh, nakita ako sa sentro na pinagpipiesta ng mga kabaryo eh. Wala namang naglalakas loob na tumulong. Natatakot na baka aswang yung dalawa. Uwi ka ni Vicente. Hey, halik kayo, tuloy kayo sa bahay namin. Ako nga pala si Fidel, tatay ni Vicente. Eto naman ang asawa kong si Rosig. Sige na, huwag na kayong bahiya. Uwi ka ni Tatay Fidel. Ang mabuti pa, sabayan nyo na kami sa pag-aalmusal. Mabuti na lang may 2 kwarto pa kaming bakante. Eh pagpasensyahan nyo na at hindi pa ito kagaya ng mga bahay na bato, ana. Pero presko sa loob at komportable. Uwi ka ni Nanay Rosing. Mabuti na lang malawak ang tahanan nila Vicente. Eh, saan pa ba kayo galing? Bakit napili nyo ang baryong ito para maghanap ng matutuluyan? Eh, mas maganda ang paupahan sa kabilang bayan at isa pa. Halatang mula ka sa marangyang pamilya, eh ha? Tanong ni Tatay Fidel. Mula po kami sa kabilang bayan. Malakas po yung kutob ko na ligtas po kami dito kumpara sa ibang lugar eh. Tugon ni Emilia. Ayaw po ni Emilia sa mataong lugar, kagaya ng sa syudad at pamayanan. Mas mainam na po sa ganitong lugar. Malayo sa gulo at kakaunti lang ang mga tao. Dagdag ni Piping. Subalit habang nag-uusap, napansin naman ni Vicente ang lalaking pabalik-balik sa lugar. Nakatingin sa loob ng bahay na tila may hinahanap. Lumabas si Vicente at kinausap ito. Ginoo, anong sadya mo? Kanina ko pa kayo nakikita na pabalik-balik ah.
May hinahanap po ba kayo? Tanong ni Vicente. Magandang araw din sa inyo. May hinahanap lang akong dalawang tao eh. Importante sila sa trabaho ko. Ang sabi ng mga napagtanungan ko, pumasok daw dito sa baryo nyo. Nagbabakasakali lang ako na may nakita kayong maganda at maputing babae. Kasama niya yung patpating lalaki. Kailangan ko silang sunduin kaso tinakasan ako eh. Tugon ng lalaki. Ah, ganun ba? Pasensya ka na kaibigan ha. Wala kasi ako napansin. Abala ako sa paglilinis ng bahay eh. Delikado ba yung mga tao na yon? Tanong ni Vicente. Nais niyang malaman kung sino ba talaga ang dalawang taong pinatuloy sa tahanan. Hindi naman na sumagot pa ang lalaki at nagpatuloy na sa paglalakad. Pagpasok ng binata, tahimik si Emilia. Halata sa mukha ang takot. Ngayon pa lang, sabihin niyo sa akin kung ano ang kinakaharap ko. Anong pakay sa inyo ng lalaking yon? Bakit kayo nagtatago? Prioridad ko ang kaligtasan ng pamilya ko. Kaya mabuti pa, ipaliwanag yung sitwasyon. Tanong ni Vicente. Seryosong nakatitig ang binata kay Emilia. Nag-aantay sa isasagot nito. Mula ko sa kilalang angkan ng negosyante sa malayong bayan, eh nagkaroon kasi ng alitan yung pamilya ko, saka dun sa kasosyo ng tatay ko sa negosyo. Bilang pagigante, kaming mga anak yung pinupuntirye. Nagawa nilang mahuli ang kuya ko. Pero sa tulong ni Piping, nakatakas ako eh. Yung nakausap mo kanina, si Mang Conrado, isa sa mga tauhan ng nakaalita ni Papa. Nagulat din kami. Lahi pala ng aswang yung nakaaway ng pamilya. Ilang buwan na kami nagpapalipat-lipat ng bayan para magtago. Pero di namin alam kung bakit kami nasusundan eh. Pagpapaliwanag ni Emilia. Maging ang mga magulang ni Vicente na awa sa sitwasyon ng dalaga. Delikado ang taong yun. Ramdam ko sa kanya na marami na siyang napatay na tao. Nakikita ko sa mga mata niya. Wika ni Vicente. Eh anong plano mo ngayon, anak? Hindi naman natin pwedeng pabayaan na lang yung dalawang to. Makikita sa mukha ng binata na malalim ang iniisip. Nakaramdam siya ng tuwa na baka si Conrado na nga ang paraan para mapalabas niya ang totoong lakas. Huwag mo nang tangkaing kalabanin si Conrado. Hindi ka uubra doon. Yung mga bantay sa bahay nila, Emilia, walang nagawa. Mag-isa lang sumugod si Conrado. Wika ni Piping. Hindi ito pinapansin ng binata. Napangiti si Vicente. Naglakad palabas ng tahanan. Naghanda ng mga orasyon pang protekta sa bahay si Vicente. Marahan niyang nilibot ang kabayan. Ginamitan ito ng mga ritual na kapareho ng ginamit ng guro nung nasa bundok. Malakas ang kutob niya na pagsapit ng dilim. Mananalasa ang aswang na si Conrado para makuha sa Emilia. Mukhang hindi na nagtagal ang pag-iintay ko. Talagang nagpadala ng mga tao upang tulungan at masubukan ang pagsasanay ko. Wika ni Vicente. Walang paglagyan ang sayang nararamdaman. Nang matapos ang ritual pang proteksyon, kagad na itong bumalik ng tahanan. Alas tres ng hapon, malamig ang simoy ng hangin. Hindi kalayuan nakarinig ang pamilya ng mga alulong ng aso. Nay, luto na po ba yung merienda? Medyo nagutom po ako sa ginawa ko sa labas eh. Pahingi po ako ng kape. Wika ni Vicente. Nagulat ang binata. Si Emilia ang may dala ng kape at merienda para kay Vicente. Eto yung merienda oh. Para kahit papaano masuklian namin yung kabutihan nyo.
pero kasi delikado si Mang Conrado eh. Siguro pupunta na lang kami sa susunod na bayan para kahit papano makatakas kami. Ayaw naming madamay kayo eh. Wika ni Emilia. Hindi naman na sumagot pa si Vicente. Ang buong akala ng dalaga, sadyang matigas lang talaga ang loob ni Vicente at walang pakialam sa mga saloobin niya. Mayabang, mapagmataas ang dating sa kanya ng binata. Nakakainis naman oh. Ang ganda ng ngiti nun ah. Ay naku, tumigil ka nga sa pang-aakit mo sa akin, Emilia. Kung bakit kasi hindi ako naturuan ni Mang Delpin kung paano ko mausap ng babae. Nakakasar naman oh. Wika ni Vicente sa isipan habang karap si Emilia. Bagamat kalmado at matapang ang panlabas, hindi niya talaga kayang kausapin ng dalaga. Hindi alam ni Vicente kung paano sisimulan ang usapan at makakaiwas sa mga titig ni Emilia. Alas 6 ng gabi, pinatugtog na ang kampana, hudyat ng pagpasok ng mga residente sa bahay. Walang nakakaalam maliban sa pamilya ni Vicente. Napatay na ang kinakatakutan nilang aswang. Subalit tama lang ito dahil tila mas mabagsik ang aswang na dumating sa baryo. Kasama sa programa ng barangay, ang voluntaryong pagroronda ng mga kalalakian. Sa paunguna ng pangkat nila Rodel, masipag itong nag-iikot sa mga sulok ng baryo upang matiyak na walang magnanakaw o aswang na nagtatago. Malaki ang tiwala ni Rodel sa sarili at sa hawak nito na buntot pagi. Makakayanan niyang labanan ang mga nilalang na makakarap. Talasan niyo mga mata mga kasama. Siguradong nandyan lang yung mga aswang eh. Nag-aabang sa dilim. Huwag kayong magdadalawang isip na lumaban sa oras na makakita kayo ng aswang. Maliwanag ba? Wika ni Rodel sa mga kasama. Si Rodel ay anak ng kapitan ng barangay. Bilang anak na namumuno sa baryo, kailangan niyang ipakita ang galing. Napadaan ito sa bahay nila Vicente. Nasulyapan ito si Emilia dahil bukas ang bintana kung saan ito nakadungaw. Maswerte ka, Vicente. Wala ako sa sentro nang dumating yung dalaga na yan kung nagkataon. Sa bahay namin nakatira yan. Halika na nga mga kasama. Madami pa tayong iikutan. Wika ni Rodel. Nagpatuloy ang grupo nila sa paglalakad papunta sa dulo ng baryo. Nang makasalubong si Mang Conrado, nakayuko lang ito habang naglalakad. Teka, mawalang galang na ho, Manong. Pero hindi ko po kayo kakilala. Saan po kayo nang galing? Gabing-gabi na mukhang galing pa kayo sa taas ng bundok ah. Hindi nyo ba alam na may pinapatupad na batas dito? Bawal lumabas sa ganitong oras? Tanong ni Rodel habang marahang pinapalo sa kamay ang hawak na batuta gawa sa matigas sa parte ng kawayang tinik. Hindi naman nagsasalita si Conrado. Matalim ang titig sa karap. Matapos noon nagpatuloy na ito sa paglalakad. Tila nabastos naman si Rodel sa ginawa ng estranghero. Manong, sandali lang. Mukhang hindi yata tayo nagkaintindihan ah. Manong, kung hindi niya na itatanong, ako ang anak ng namumuno sa baryong to. Ang ibig sabihin, ako ang kumakatawan sa tatay ko. Lalo na sa ginagawa naming pag-iikot gabi-gabi. Pangalawang beses kong uulitin ah. Hindi kita kilala. Kung anong pakay mo sa baryo, umalis ka na. Nakasama, ang mas mabuti siguro, samahan natin si Manong Tangkad palabas ng baryo. Baka mawala pa eh. Muling wika ni Rodel. Habang si Mang Conrado naman na natiling tahimik, marahan lang itong nagpatuloy sa paglalakad. Yung pangkat nila Rodel nasa likod nito at binabantayan siya.
Masyadong bilib si Rodel sa sarili. Ang buong akala nito, nadaan niya sa simpleng pagmamayabang si Mang Conrado. Lingid sa kalaman ng pangkat, sinasabayan lang sila ni Mang Conrado dahil hindi naman sila ang pakay. Hanggang sa muling dumaan sila sa bahay nila Vicente. Nakita naman ito ng binata mula sa pintuan. Kasama nila si Mang Conrado. Si Emilia, nasa loob na ng kwarto dahil pinag-utos ito ni Vicente. Sandaling huminto sila Rodel sa tapat ng tahanan nila Vicente. O, gising ka pa! Nasa labas ka pa, hindi ka ba natatakot? Ang mabuti pa, magsara na kayo ng pintuan, baka mamaya. Dalawin ka na naman ng aswang eh. Maihi ka dyan sa salawal mo. Wika na Rodel, kasabay ng tawanan ng mga kasama nito. Kalmado lang na nakatingin si Vicente. Hindi sa mga kabaryo, kundi kay Mang Conrado na nooy na kayukulang at tahimik. Kalaunan muling nag-umpisang maglakad ang grupo kasama ang estranghero. Sinundan lang ito ng tingin ni Vicente. Habang naglalakad, nag-usap sila Rodel. Alam nyo mga kasama, maswerte talaga yung lampang si Vicente, no? Akalain mo, sa kanila tumuloy yung mestisang labanos, tapos yung alalay na patpatin. Kung nakita nila yung bahay namin, siguradong lilipat yun dun eh. Eh kaso, baka pagsilosan niya ni Milagring. Wika ni Rodel. Ang tinutukoy nito ay ang nobya niya. Nang marinig ito ni Mang Conrado, nagising ang diwa nito. Napatingin sa pangkat ni Rodel. Tama ba ang narinig ko? Naroon sa bahay na yon ang dalaga, pati na rin ang patpatin niyang kasama. Tanong ni Mang Conrado. Biglang naging iba ang itsura nito. Naglakad pabalik sa tahanan nila Vicente. Nabigla naman ang pangkat ni Rodel. Naitulak nito ang dalawang tanod na nakaharang sa daan ng estranghero. Mga kasama, haragin niyo yung taong yan. Siguradong hindi maganda yung pakay niya sa lugar. Kanina pa ako kinukutuban ng masama eh. Wika ni Rodel pero sa isang iglap. Iba na ang itsura ni Mang Conrado. Mula sa matangkad na lalaki, naging napakapangit na nilalang. Kung mahal niyo pa ang buhay niyo, wag na wag niyong susubukan na pigilan ako. Wika ni Mang Conrado. Tumama sa pisngi nito ang hagupit mula sa latigo ni Rodel. Akalain mo nga naman oh, naghahanap kami ng aswang. Kasama na pala namin. Dito ka na mamamatay sa baryo namin. Siguradong lulod ka sa sakit dito sa dala ko. Wika ni Rodel. Sa muling paggagupit ni Rodel ng latigo, sinalo ito ni Mang Conrado at binalibag ang binata. Tumama ito sa puno malapit sa bakuran nila Vicente. Hindi tumigil ang aswang. Nilapitan si Rodel, akmang papatayin sana. Biglang sumigaw si Vicente at sinipa ang aswang. Nagulat din si Rodel sa pangyayari. Hindi ito makapaniwala na nagawang mapatalsik ni Vicente ang aswang sa pamamagitan ng sipa lang. Kaya mo bang tumayo, Rodel? Huwag kayo. Mabuti pa. Akayin nyo mga kasama nyo. Pumasok muna kayo dun sa bahay. Ako nang bahala dito. Wika ni Vicente. Kagad namang sumunod si Rodel pati na rin ang mga kasama nito. Mabilis silang pumasok sa bahay. Sinasabi ko na nga ba, merong iba sa'yo. Ang lakas ng loob mong lokohin at itago ang taong hinahanap ko. Masyado ka pang hilaw. Wala ka pang karanasan. Wika ni Conrado. Nakatayo lang si Vicente. Mataas ang konsentrasyon. Nag-aantay sa pagsugod ng aswang.
Ano manong? Susugod ka ba o magsasalita? Mabilis na sumugod si Mang Conrado. Pinunterya ang puso ni Vicente. Subalit hindi ito umubra. Kagad na iwasan ni Vicente ang atake ng nilalang. Ay nako, masyadong mabagal yung kilos mo manong. Bilisan mo pa ng konti. Wika ni Vicente, kasabay ng pagtama ng tuhod sa mukha ng aswang. Basag ang mukha nito, bumulwak ang dugo sa bibig. Kagad siyang lumipad sa ere, bumuelo at dadagitin sana si Vicente. Sa pagbulusok niya kay Vicente, isang mabilis na hiwa ang ginawa ng binata. Natanggal ang ulo ng aswang, bumagsak sa lupa. Nangingisay pa ang katawan ng aswang habang marahang naglalakad si Vicente papalapit sa ulo nito. Kasabay ng pagtapak hanggang sa mayupi at kumalat ang utak sa lupa. Nagulat ang lahat sa mga nasaksihan. Habang nasa pinto ng tahanan nila Vicente, maging si Emilia labis ang pagkabigla. Hindi niya akalain na ang taong tumulong sa kanila na makapagtago, ito rin ang taong tutulong sa kanila sa problema sa aswang. Sabay na nagsilabasan ang mga tao sa loob ng tahanan ni Vicente. Marahan nilang nilapitan ang katawan ng aswang at nang matiyak na wala na itong buhay, sabay silang nagsigawan dahil sa sobrang saya. Mula ng gabing iyon, nag-iba ang tingin ng baryo kay Vicente. Maging si Rodel, nire-respeto na ang binata. Maraming salamat sa tulong mo, Vicente, ha? A paano? Mauuna na kami. Aalis na kami dito para hindi na kami masundan ng ibang kalahi ni Conrado. Wika ni Emilia. Matapos ng kaganapang iyon, marami pang naging karanasan si Vicente sa pagharap ng mga aswang. Tila kusang dumadating ang mga pagsubok sa kanya. Pero hindi ito tinalikuran ni Vicente. Dahil para sa binata, hindi man tuluyang nakita ang pinakapumatay sa kanyang kapatid. Ang mahalaga para kay Vicente, hindi na ito maulit sa ibang tao. Makatulong sa kapwa, mapigilan ang mga aswang. Ang Ninuno.